Good morning mga idol at isang mapagpalang araw po sa ating lahat. So upang day 6 na po kami ngayon dito sa aming ongoing project. Ano po? So bago natin silipin kung ano na yung progress ng ating paggawa dito sa ating project na ito ay mag-shout out muna tayo ano, mga idol dun sa ating mga kasama sa YouTube at sa ating mga solid subscriber ano po. So unahin na natin dito yung channel ni Mrs. Pa-like and subscribe at pa-support na rin po dito sa channel ni Mrs. ano po, Lynette Calderon Vlog. Bale, ito po yung channel niya. So shout out din natin dito si Jericho Contest. Bale, yung kasama po dito nila ma'am si Jericho from Baguio po ito ano. At shoutout din kay Forman Pelizardo Evangelista pang, from Bulacan po ito. Sa mga nagtatanong po sa atin na mga taga Bulacan, pwede nyo pong kontakin po yung Facebook ni Sir Forman Pelizardo Evangelista. Ito po yung Facebook Facebook niya. From Bulacan po ito. And then shoutout din kay Great Hands Construction Idea. I think from Visayas po ito ano. At sa construction din po yung content niya. And then shout out kay Jesus Salvacion. Salamat idol sa patuloy na suporta. At kay Jay Oragon Vlog sa mga nagko-comment din sa atin na taga Laguna ano po. Pwede niyo pong kontakin ito, Jay Oragon Vlog. Maganda po yung mga gawa nila from Laguna po ito. Shout out also to Mr. Wally Tring from Australia, Kuya Dudes Official, at kay Fix and Review sa electronics naman po ito, may YouTube channel. Manny Bangloy, salamat sir sa panonood sa aking mga videos. And then kay Jenny Respicio from New Zealand, Gabriel Guba from Pangasinan. At shout out din kay Master D. Alan TV sa construction din po ito. At kapares ko po na taga Biskaya. Shout out sa iyo bro. Then silipin na natin ano mga idol yung ginagawa nating project ano. So bale ito po yung project ano mga idol. Silipin na natin kung ano na yung ginagawa natin at saka yung natapos na natin ngayong pang day 6 natin ngayon ano. Yan, so nandito na tayo sa loob, ano, mga idol. Unahin na natin dito sa study area. So, cove ceiling lang po ito. Yung ginawa natin dito. Cove ceiling. So, bali yung drop natin dito, mga idol, sa cove ay 15 cm po yan. Yung takip natin dyan sa pinaka-cove niya ay 8 cm po ito. And then, yung lapad dito, sa baba, ay 40 cm. And then okay dito po sa pinaka room 1 yan plain ceiling naman po ito tapos na yan. And then sa room 2 tapos na rin po ito CR plain ceiling lang naman po ito yan. At dito yung pinaka manhole natin ano, sa CR. And then ano dito naman dito. Hindi natin alam kung ano ito mga idol pero ang alam ko parang family area po ito. Plain ceiling lang naman po ito. Medyo mabilis yung paggawa natin kasi puro plain lang naman. Doon lang tayo nahihirapan sa ano sa paglalagay ng hanger ano mga idol sapagkat napakatataas po. Pinakamaaba na po yung hanger natin na 280 yung pinabit natin na hanger. Kaya naglagay tayo ng sag para hindi gumalaw yung mga hanger natin. So sa kitchen po ito mga idol. Tapos na rin po itong kitchen niya. So plain ceiling lang po ulit. Yan. So bale itong dalawa, si Noel sa kasi busod. Nandito sa pinaka receiving ng dalawang room ano. I think dito yung master's bedroom. Plain ceiling lang naman po ito.
yung master's bedroom. Plain ceiling lang po ito. And then sa CR, ano mga idol, plain ceiling lang din naman po ito. Tapos, yung kwarto dito, room, ay plain ceiling lang naman po yan. Tapos na rin po yan. So, bali itong receiving ng dalawang room na lang po nga hindi natin na natatapos. Ano? So, dito, sa receiving po dito, ano po ito? Cove ceiling po ito. Yan. And then sa may hallway, pababa sa pinaka-basement niya, ito na lang din po yung hindi pa natin na natapos. Ano. And then sa basement, spandrel daw yung papagawa doon. So, ang hindi na lang natin na tisimulan, ano mga idol, kung matatapos na natin yung mamaya, ito, saglit lang naman po ito sapagkat cove-ceiling na 2 meters by 2 meters lang naman po yan. So, bali, hindi lang na lang natin natin simulan na ano mga idol, itong mga high ceiling niya. Yan na po yung mapapagawa natin ng scaffolding ngayon sa mga tao natin na iba, ano. Yun. So, ito po yung ano, mga idol, sa may terrace nila. Matas po ito. Bali, cathedral light po yung susundin nating ano dito. Kisame. Yan. So yung magiging ceiling nito mga idol ay susunod na lang natin yan sa ano sa trusses. Yan o. Oh. Ah, cathedral type po. Maging po dito sa pinaka-living nila and receiving. Ito pong nakikita nyo po na ito, hindi po bakal ito. Ito. Bale ito po, kahoy po ito. So yung magiging kisame natin, cathedral type po. Sa kahoy po na pinala-design po dito ni nila madam, ipapatong na lang natin yung metal paring natin sa ibabaw ng kahoy. Kahoy po ito. Yung nasa taas po ay trusses po yon na bakal. Pinasadyang na pinala-design po ito. And then sa likod, may pinakalanay po sila dito. High ceiling din po ito yung dito sa likod. Yan. So yung magiging kisame, cathedral type po ulit ito. Three hours later. Yun mga idol, so hapon na nga po ano. So i-update lang natin yung natapos na. Yun, yung mga ginagawa kanina, ano mga idol. So, tapos na ito. Ipabaklas na rin natin yung scaffolding. Saka, napalinisan na rin po natin. Yan. At dito, sa may hallway, papasok po ng basement. Tapos na rin po ito. Napalinisan na natin. At, tanggal na yung damyo, yung scaffolding. Yan. Plain lang po, plain ceiling ulit. Yun pala, yung sa receiving ng dalawang kwarto. Cove ceiling po ito ano mga idol. Saglit. Dito rin lang natin. Yun. Cove ceiling po ito mga idol. Bali yung ginawa namin dito mas maliit na lang. 30 cm po itong, itong pinaka-drop ng cove. And then 15 cm din po yung ano. Yung lalim niya. Yan. So i-update din natin dito sa labas, ginawa na ng scaffolding. So kahoy lang yung ginawa namin na scaffolding po dito, ano. Yan, so nakapagsimula na silang mag-framing, ano mga idol. Plain lang po yan, cathedral type, susunod natin yung kisame doon sa pinaka-trusses niya. Ano?
Yun mga idol, so yan muna yung update dito sa ating ongoing project. Ano? So sana makapagbigay tayo ng konting DIY kung paano natin gagawin yung cathedral type po na yan. Ano mga idol? So sana patuloy niyo pong abangan ang home improvement natin dito sa Lubway Residence. So dito na natin tatapusin yung video natin mga idol. Lagi po tayong mag-ingat at God bless po sa ating lahat.